Ayan po, tinitingnan pa po yung mga tornilyo na nakakabit. Sobrang dumi. So ito po yung evaporator ng BIOS. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po ulit sa channel po natin ng Binionic Works. So ngayong araw po ay si-share at ipapakita ko sa inyo yung Toyota BIOS po. Dito na sa likuran ko ay lilinisin po natin yung aircon niya. Ayan po yung si-share at ipapakita ko sa inyo mga kainik. So yan, nabanda, baklas na po yung bandang ano, yung bandang cambio. So yan, ganyan po yung pagbaklas. Yan. So pag mag-cleaning po tayo ng BIOS na 2014, ganito po yung laging ginagawa. Pinabaklas po ito ng lahat po ng cover sa dashboard para matanggal yung evaporator. So yan po mga ka-unik, ito po yung i-share ko at ipapakita ko sa inyo paano magbaklas ng dashboard para sa Toyota BIOS. So yan. So problema nito, wala na pong hangin na lumalabas sa lower sa aircon. Although malamig yung tubo sa labas, kaso wala na pong lamig dito sa may loob. So kailangan na pong linisin yan. Dahil wala pong filter na kabit, so malamang sobrang dumi na po yung evaporator. So kailangan linisin, kailangan baklas yung dashboard para malinis yung pinaka-evaporator ng BIOS. So yun po yung i-share ko at gagawin po natin ngayon at ipapakita ko po sa inyo paano gawin at baklasin yung dashboard. So yan po mga kayunik, inumpisahan ko po yung pagbaklas ng dashboard. So yan po, yun po yung mga tatanggalin. So ngunahin po pagbaklas yung cover muna sa ibabaw. So yan. Ayan po yung pagbaklas. Medyo marumi ito ah. Parang hindi pa nabaklas to. Sobrang dumi oh. Mahali ka po. Siguro hindi pa nabaklas to simula't simula. Ayan oh, sobrang dumi. So, mahali ka po masyado.
Hello, buddy. Yan po mga kayunik, tatanggalin na po yung pinaka cover ng dashboard. So ganyan po magpaklas ng dashboard, OBS. So tinatanggal na po. So yan o, natanggal na po yung pinaka-cover ng dashboard. So natanggal na po yung pinaka-cover ng dashboard. So ito na po yung nakita natin. So yan. So yung evaporator na po itatanggalin natin. So ganyan po pagpaklas ng dashboard ng Toyota Vios 2014. So yun na lang po, tinatanggal na rin po yung pinaka evaporator housing po mga kayunik. So yun po yung pag maglinis tayo ng Vios, ganyan po ang magiging itsura, paklas lahat. Ayan po, tinitingnan pa po yung mga tornilyo na nakakabit. So mga kayunik, natanggal na po yung pinaka-evaporator
Yan. So, yan po yung itsura ng dashboard. Magwasa matanggal po yung evaporator. Yan. So, mga kayunik, ito po yung evaporator housing ng Vios 2014. So, yan, tatanggalin na po natin. Uy! Yan! Sobrang dumi! So, ito po yung evaporator ng Vios na hindi po nalinis, kaya hindi na po siya malamig dahil po dyan. So, sobrang dumi po ng evaporator. So, yun po yung gagawin at lililinisin natin po yan para lumamig ulit yung aircon ng Vios. So, yan. So, yan, lililinis na po. Sobrang dumi. So, yan. So, nilagyan natin ang chemicals na pampalinis. So, yun na po yung maging result niya. Yan. So, yan. Malinis na po. Yan. Yung pinaka-housing. Sobrang dumi rin. So, lilinisin din po natin yan. So, yan po. Sinasabunan na po yung pinaka-housing para malinis ang maayos at matanggal yung mga dumi na nakadikit sa housing po ng evaporator. So, yan po yung mga kayunik yung ginagawa natin. Nilinisin natin ang housing, yung evaporator. Yun, nalinis na rin po natin. So, yan po yung mga ginagawa natin. So, yan mga kayunik, nililigtis po natin yung evaporator. Bago na, after natin nalinis, niligtis po natin yung evaporator para panigurado kung may leak ba ito o wala. So, wala naman tayo nakita na may leak yung evaporator. So, ibig sabihin, okay po yung evaporator niya. Ang problema lang nito, kaya hindi lumalamig, sobrang dumi yung evaporator. So, ganyan na po yung itsura niya. Nalinis na natin. So, yan. Malinis na po. So, wala naman tayong leak. So, ibabalik na po natin ito. So, ayan mga kayunik, after nalinis yung evaporator, naligtis, so wala po tayong nakitang leak sa evaporator. So, ayan po, binabalik na rin po natin. So, ayan po. So, lahat ng mga tinanggal natin kanina, o binaklas, binabalik na rin po natin. So, ayan po, pag maglinis tayo ng Vios 2014, lalo-lalo na po yung evaporator, sobrang dumi. So, nililinis natin ng maigi, niligtis. So, yan po. Binabalik na rin po natin. So, yan. So, yan. Binabalik na po yung dashboard. Yung pinaka-cover ng dashboard. Nasalpak na po. So, yan, naisalpak na yung pinaka-cover ng dashboard. So, yan. So, yan, nalagay natin yung dashboard, yung pinaka-cover. So, yung pinanasan po natin yung mga alikabok. May mga alikabok po mga nakadikit sa sulok-sulok. So, yan po yung mga nililinis natin. So, ayan. So, ayan. Binabalik ko po yung mga tornilyo na binaklas. Saka yung mga tinanggal natin ng mga nakasakit, binabalik na rin po.
yan po mga kayonik, na-evac na po natin lahat yung mga pinagtatanggal natin. So ito na po yung maging itsura. Back to original na rin po ang itsura ng BIOS 2014 na ginawa natin ng aircon. So kung nabaklas natin kanina, so yan, binalik naman natin lahat. So yan po. So yan po uli ang itsura ng BIOS. So yun po mga kayunik, yung pinapakita ko sa inyo at sinishare ko sa inyo yung BIOS 2014. Pinaklas natin yung dashboard, and then nilinis natin yung evaporator, then sobrang dumi, and then niligtas natin, so wala naman naging nakita problema o yung may leak yung evaporator. So binalik na po natin. So yun lang po yung sinishare ko muna sa inyo at pinapakita ko sa inyo video about car aircon po. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe na lang po, and then pakisama na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko kung saan sinishare ko sa inyo about car aircon po. So mga kayunik, maraming salamat po sa oras at binigay niyo sa akin, and God bless po sa inyo.